Binibining Joyce, in one of your interviews, you talked about not retiring. Mm-hmm. Yes. Ano ang konteksto nun? Gusto kong trabaho until I die. I want to be in this industry or yung industry ng buong mundo. Still want to work. Idol ko si Susan Roses tsaka si Eddie Garcia. Gusto ko pagdating ko sa ganung edad, nagtatrabaho pa rin ako. Mm-hmm. And you can't see yourself doing any other thing? Madadagdagan siguro, doing other things, pero not talaga totally mawawala sa showbiz, sa filmmaking. Wala kang moments na sobrang pagod? Kahit yung kalukahang, this is too much, I just want to walk away. Every 10 years, marami. Paano ka bumubuelta? Marirealize ko kagad. Marirealize ko. Sometimes, may mga I had a parang... nag-visit ako kay Tita Malu, and then I went there, tapos sabi ko, Tita Malu, hindi mo na ako magtatrabaho. Siguro for 1 year sa Star Cinema. Tapos, sige, parang okay. Pero the next day, Sunday, nagkakape ako sa Starbucks, dumating si Mother Lily. Sabi niya sa akin, Joyce, huwag kang makipag-away sa Star Cinema. Mother studio mo sila. Oh, sila, madami silang ginagawang pelikula. Gagawa't gagawa ka dyan. Sunday yun. And then Monday, pumunta ako kay Tita Malu. Tita Malu, pasensya ka na, kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Pasensya ka na, kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Yan. And then, when somebody tells you na tama, kailangan malaman ko yun. Kailangan ma-admit ko. Yeah. Takes a lot of power. Creative process mo as a director. In one of your interviews I was reading, you talked about instinct as opposed to design, planning. Yes. I tried na storyboard, mag-shot list. I tried talagang pero wala talagang dumarating. Zero talaga. And then when dating ko sa set, kapag nakita ko na yung crew, naamoy ko na yung kape, naamoy ko na lahat, yung pawis ng mga mga portalet, ganun. And then, it comes, yeah. Dun pa lang talaga. And then you mentioned about open letters. Ano ang kwento nun? Parang that you don't care, you don't give a damn about open letters in your set? Yes. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ko alam. May nabasa lang ako a long time ago. Siguro ang konteksto nun, kung may mag-complain, kung merong sabihin, yes, ang mga katrabaho mo, gagawin mo kung anong tama para sa'yo. Yes. Pakikinggan ko. Pakikinggan ko, hindi naman ako masunurin at masunurin naman ako. So, pakikinggan ko, pag tama, minsan din, siyempre, director, epal yan eh. Eksena lang yung nakikita ko. So, kung may ginawa kang masama dun sa eksena ng gusto kong makita, ikaw yung bad trip talaga ako sa'yo. Ipapakita ko talaga sa'yo yun. Pero kung tama siya, kailangan ko rin ma-admit yun at kailangan ko siyang balikan na okay. Kasi hindi, ang creative talaga, hindi forever tama ka eh. Yeah. Anong pinakaayaw mo sa producers? Bilang isang director, pag nagtatrabaho ka? Yung comments nila before, comments pa rin nila hanggang ngayon sa isang pelikula ko. Oo. Yun pinakaayaw. Ano ang pinakaayaw mo sa mga artista? Sa mga artista, yung maagang pumasok, nagbasa ng script, pero hindi magaling umarte. Ano ang solusyon doon? Alamin niya kung paano maging artista. Maaga pumasok. Nagbasa ng script, hindi magaling umarte. Kaya mo yan, direct. Halimbawa sa isang set, you actually go to an actor and you say, problema ka? Hindi naman. You don't do that? Hindi naman. Kailangan malaman namin yung weakness niya. Kasi doon ako talaga nagtatrabaho, sa weakness ng isang artist. But are actors open? May mga hindi. May mga magaling pero hindi open. Mahirap yun. Merong bobo pero open. Mas maganda yun. Pwede kanya pasukin.